Topic po natin ngayon, endometrial cancer. Actually, pinag-uusapan to ngayon ng marami sa atin dahil sa viral na nangyari sa isang negosyanteng babae, si Jeline Dablo. Oo, kakapanaw pa lang niya a few days ago habang ginagawa ko itong video, pero marami siyang sinulat na lessons niya sa buhay. Bakit siya nagkaroon ng endometrial cancer? Paano niya napabayaan? Sabi nga niya ito po siya dati. Very successful businesswoman. Maraming kondo, may bahay, may kotse. Kaya lang nabenta lahat dahil napabayaan niya yung sakit niya sa endometrial cancer. Ito nga yung huling picture niya na humingi siya ng tulong. And sinabi niya mahilig siya sa fast food, ang kape siya ng kape, may dalawang araw hindi siya natutulog, and very successful. Tapos tinago niya yung sakit niya. Tinago niya nung 2018, tinago niya sa pamilya niya hanggang umabot ng stage 3, stage 4. Oo. Ano ba tong endometrial cancer? Gaano ba kadelikado? Delikado po. Ang endometrial cancer siya dito sa matres mismo, sa bahay bata. Ayan o, nagkakabukol siya. So, yan po. Ang normally, may lining lang yan. Diba? Ito kumakapal, tapos may bukol dyan. Tingnan natin. Very common din siya. Number 6, most common female cancer. Mas common ang cervical cancer, pero common din yung endometrial cancer. Dapat po, pag stage 1 na huli yung sakit, 96% gagaling eh. Pero dahil napabayaan ni Jeline, umabot ng stage 4. Pag stage 4, 20% lang ang gagaling. Ganun na kababa. Ano ang sintomas nito? Pag-iingat sa lahat ng babae. Lower abdominal pain, masakit sa puson. May vaginal discharge. May discharge, okay? Minsan may dugo. May dugo. Masakit pag nagtatalik. Namamayat, ito late na yun. Tapos may bukol na, late na yun eh. Okay, or pag menopausal, nagbe-bleeding, pwede rin. Nagbabago yung period, imbis na normally 3 days lang ang regla, naging 5 days, mas matagal. Bakit nagbe-bleed? Kasi nga may bukol sa loob. Ito po yung stages ng endometrial or uterine cancer. Pag stage 1 pa lang, nandito pa lang sa loob. So 2018, stage 1 pa lang yun sa kanya, ay tinago niya 2 months, na-depressed daw siya. Binuhos niya ang... Kasi pag stage 1, malakas ka pa eh. Wala ka pa maramdaman eh. Mataba pa siya. No? Kaya trabaho siya ng trabaho. Plano niya, kumita muna 2-3 years bago tsaka na siya magpapagamot. Ayan na nangyari. Umabot sa stage 2. Pag stage 2, medyo lumabas na sa cervix. Pag umabot na dito sa kwelyo ng matres, stage 2 na. Pag stage 3, kalat na dito sa buong, ito na, sa fallopian tube na, nasa ovary na, nasa vagina na, nandito na. Pero kahit stage 3, pwede pa rin tanggalin lahat. Tubso, hysterectomy, kasi nandiyan pa lang eh. Ang stage 4, lumabas na dito sa matres ng babae. Nasa puwet na, nasa bladder, nasa rectum, nasa baga, nasa tiyan na. Kaya banda huli, nagkaroon na siya ng ascites. Lumaki na ang tiyan niya, nabarahan na pati yung mga malaking bituka. Ano ang causes? Nakwento naman ni Jelly, maganda example niya, sobra trabaho, sobrang kape, puro instant yung food, puro fast food, lahat kinakainan niya, may pera kasi siya noon eh. So, pero medically, nagkaroon ng inflammation, yung estrogen, yung hormone up and down, baka kulang sa ilang vitamina. Pero basically, ang cancer naman, no, mas mataba, mas nagkakaroon ng cancer. Obesity, type 2 diabetes, poor diet, sedentary lifestyle, may lahi ng cancer. Okay? So yan po yung mga risk factors. Pag nagkakaedad, yun din. Pero ito naman, risk factors lang, kung matagal nagre-regla, maaga ni regla or late matapos ang regla. So mas matagal yung regla mo, mas mataas ang risk. Kasi mas matagal exposure mo sa estrogen. So, ano ang check? Papacheck tayo sa OB-GYN. Kaya kung may naramdaman kayo, pacheck kayo sa OB-GYN, malalaman. Pelvic exam, ultrasound,
pelvic exam, baka may CT scan, may MRI. Siya nalaman na yung kay Jeline at nagpa-chemo daw siya once. Kaya lang pag-chemo niya, ay na niya ituloy. Siguro kulang na sa pera o na-late na. Pag-late na kasi hirap na rin i-chemo, kaya nag-supplement na lang daw siya. Kahit nung umpisa nag-bumili na lang siya ng kuha na nung supplement, hindi nakatulong sa kanya. Ang treatment, ito, chemo, pero pinakamaganda, surgery. Tanggalin agad yung matres. Tanggal agad. Huwag kayong matakot. Gusto nyo, kung makikita ko kayo, tanggalin agad. Basta may bukol, hayaan mo na. Tanggalin na yung matres, yung ovaryo, yung okay lang yan. Normal pa rin ang buhay mo. Kasi natanggal mo na siya, nawala na yung cancer. Ito, chemo, hormone, at meron pa mga iba, radiation. Dagdag with operation or pag hindi na-operan dito. Pero mas maganda matanggal para hindi na tumutubo. Okay? So, ito po, prevention. Siyempre, healthy weight. Tapos, laging magtatanong sa OB kung meron kayong hormone replacement, papacheck tayo sa OB. Ito po, yung viral na post niya, kinakwento niya paano nangyari sa kanya ito. Sabi niya, sobra siyang sipag. Kape siya ng kape, hindi siya natutulog 2 araw, trabaho ng trabaho. Siya nagde-deliver, very successful. Kahit anong negosyo niya, successful. Nagka-endometrial cancer siya, na-depress siya. Yan, ayaw niya makipag-usap at tinago niya sa pamilya. Very expressive siya, kinuwento niya papaano. Kaya nga nagba-viral kasi nga para maging lesson sa ating lahat. Okay, so sana po, kung meron kayong tinatagong sakit, cervical cancer, endometrial cancer, breast cancer, lalo sa mga babae, kung mahal mo yung pamilya mo, pa-check na tayo. Alam ko nga, mag-gastos sa una. O, kaya nakakalungkot din nga na pag walang libreng operasyon, walang libreng chemo, yung gastos din iniisip. Pero bukod sa gastos, yung depression at yung takot sa sakit, yun din ang isang nagiging problema. Kaya kung meron po kayong warning signs, baka God's will, mapanood nyo itong video na to, magpa-check na po tayo sa inyong OB-GYN. Salamat po.